Ayan, good morning po. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, so dito po kami sa hardware ngayon. Dito sa suki nating hardware para bumili ng materials ni Tatay Pabling. So yung pasensya na kayo guys, no? Ngayon lang ulit tayo naka-update dito kay Kuya Pabling kasi itong mga nakaraan linggo, dami nating invitation. Kaya medyo yung pinagbigyan natin. So kaya ngayon lang ulit tayo kay Kuya Pabling naka-update. Ayan, pasalamatan muna natin yung mga nagpadala kay Kuya Pabling. Ayan, si Ma'am Jasmine Laurente, 1,000 from Hawaii, 6,000. Si Ma'am Ima Adamson, 3,000. Si Anonymous, 3,000. Ayan, another Anonymous, 1,000. Si Ma'am Alim Saga, 2,000. Si Ma'am Rosemary Florendo, 1,000. Si Ma'am Nilda, 10,000 para doon to sa lupa. Si Ma'am Rosemary Bambico, 1,000. At si Anonymous, 5,000. At si Ma'am Lily, nagpadala din ng 5,000 pesos. So yung iba po nito na ibigay natin kay Kuya Pabling, yung binili natin na yung bigas, yung grocery, tsaka yung iba pa na mga gamit niya. So sa ngayon guys, meron tayong 32,974 para ibili ng materials ng Kuya Pabling para dito na siya sa baba at tumira. Yan. So maraming salamat ulit sa lahat po ng ating mga sponsors na nagbigay para kay Kuya Pabling. Na mapatayin natin siya ng maliit na bahay niya para maging komportable na din yung pamumuhay niya. So kailangan ni Kuya Pabling ng tulong kasi mag-isa lang sa buhay, PWD. Kailangan niya ng tulong talaga. Yan, dito na tayo guys kay Kuya Pabling. So andyan na sila naghihintay. Wow, may tindahan na pala dyan. Kamusta Kuya Pabling? Ha? Balita? Nice naman. Ito yung mga materials. Kulang yata yan Kulang po. Dos por cuatro. Hindi, may kasama dos por cuatro yan. Dos por tres na baga. Ay, yun pala. Ayo. Pero ilan yung kulang pa? Ayan si Kuya Joseph. Nilista niya, nek. Ay, nilista na. So ito lahat, Kuya, yung kulang. 18 pieces na 2x4. So tama naman siguro yung na-deliver na. Kasi na kaya ito, Kuya, 200 na Na... Kulang sa nang, kung magkulang, di ba? Apo doon lang ko sa'yo mo. Ah, so ayan, sabi ni Kuya, kukulangin. So binigyan nga ako ng listahan. So yung gagawin na lang natin para siguradong 2x2 o 2x3, 2x4 yung makuha natin. Bibili tayo ng nyug dito kasi marami naman bakanteng nyug dito na pwede bilhin. Magkano po na yung isang nyug na kung bibilihin ko po? Leman ako na kanyo. Hindi, yung talagang yung bilihan po dito ng nyug para hindi naman kayo malugi, hindi naman kayo malugi. Ah, halimbawa, isang yug na yan, kung tatlong putol yan, di, 600. Uh-huh. Ah, sige. Tapos yung pagpatsinsin na, paano? Bulpitan, ah. Sa bulpitan, aaraman mo man sa mga. Di, ganun lang po na yan, Paputol lang po kayo ng kahoy, ay ng yung puno ng yug, tapos babayakin ko lang pagkatapos tsinsuhin. Na po? Ah, gusto mo, Kuya Pabling, makita yung lupa mo? Iya. Hindi? Tingnan natin. Mahiling ka kaya doon. Kuya Pabling, baka makalimutan ko to. May dala pala ko sa yung Andox. Walang mamaya. Salamat. Baka makalimutan pa. Yan ha. So, hindi kita. And yes, titignan namin yung mabili namin lupa dito ni Kuya Pabling. Yan po, umpisa na po natin yung niya. Bahay. Ito yung lugar dito guys, napakatahimik. Napaka-presko. Yun nga lang, malayo talaga. Kaya kung hindi ka sanay dito sa bundok, malulungkot ka dito.
Kasama natin si Kuya Joseph, tapos yung gagawa ng bahay, tapos si Kuya Pablo. Yan, ito na. Dito na. Simula dito sa may ano na to. O, sa yung tinukaw dito. Dito yata. Punta doon. So, kaso, kailangan sabihin mo natin na papaalam tayo. Kapabling, anong feeling na magkakaroon ka na ng bahay? Anong pakiramdam na magkakaroon ka na ng bahay dito sa baba? Maganda po. Maganda ang pakiramdam ko dito. Opo. Baka pwede ka makiusap dito kay tatay na bakante naman, pwede ka magtanim-tanim. Ayun. No? Kaya yung tira dito kasi medyo madat lang naman yung space na makuha mo dito sa lupa. Yung tira, tataniman mo na eh. Masipag ka naman. Depo, pag ano, mga guru ko lang yun, matanim, ano pwede sa mga ano sa lahat. Mga palibot lang ng bahay na. Mga ano ko, duman ako sa taas magpapaan. Doon ka ba rin magtatanim, tapos bababa ka na lang dito pagkahapon? Yes. Dito ka matutulog? Isinda na lang ang pagpapaanong ko duman sa itong kurang. Kaya magbabang na duman. Baka malay mo makabili pa tayo ng 10x10 pa para ikaw yung magtanim. Sa ampik ano kaya ninda kung ano dangani kaan ma uran dahil ako baka pag ano kan bahak dahil kung ano ang tubig kaya dahil oo, yun yung isa sa problema mo talaga o paano mo ka makakababa dito kung baha yung sabi ninda kung ako nga ka kung pagsusundoon ka ngayon dahil ka nga makaka ano kung baha ang tubig dahil ka makakaipo mas maganda na dito ano eh oo diba impresyon sa Saturday nag-ano ka kuya no nag-ano ka si Simba. Dito ko na susunduin, hindi na doon. So, ito na po yung gagawin nating panghaligi. Ito yung mga gagawin nito na poste. Galing pa doon kay Kuya Pablin sa ano pa? Sa tuktok pa ng bundok. Hinila ng kalabaw. As in, hindi naman talaga ito kay Kuya Pablin. Doon lang ito sa may tinitirahan niya. So, bali, bibilihin natin ito ng 300 yung isa nito. So, ganda. So, siyam na piraso to. So magkano yung ano, siyam? So bali, babayaran natin ng 27 yung siyam. Yan, tara guys, puntahan natin yung pinapagawa nating bahay ni Kuya Pabling. So andito yung lokasyon. Yung kasama pa rin natin si Pandipalit tapos si Edwin. Ang bilis ha. Sa bagay, maliit lang naman yung ginagawa. Saktong-sakto lang ito kay ano? Kuya Pabling. Mag-isa lang naman siya. Surround you. Oh. Ganito lang ka lit yung bahay ni Kuya Pabling kasi mag-isa lang naman siya. So itong kukulamir na to guys, pinachinso po natin ito. And pumunta tayo dito nung isang araw. Pinachinso natin kasi kulang yung kukulamber na binili ko. So imbis bumili tayo sa hardware, dito na lang. Marami naman ditong ano, nyug. Puno na nyug na pwedeng chinsuhin. So ngayon magbabayad na lang tayo sa pagpachinso tapos ano, sa puno na nyug. Tapos magpapakalap na lang tayo dito ng ano, kawayan para gawing ano, ang tawag dito, gawing yung talian ng ano, nipa. Kasi nipa lang yung ano nito guys. Ay, hindi pwede yung yero kasi tama mababa. Kung yero ang ilalagay natin dyan, baka magreklamo si Kuya Pabling. Sobrang init. Ayan. So ngayon napupunta tayo dun kay, ano, kay Joseph kasi siya yung nag-manage dito.
Punta tayo dun, magbabayad tayo ng sa chinso tapos sa kahoy. Tara. $4,300. Oh. Yan yung bayad ko sa kahoy tapos sa pagpachinso tapos yung araw yun, dalawang araw yung trabaho. So bali yung babayaran ko ulit, ano pa, yung sa ano lang no, kawayan. Ilang piraso yung kawayan na bibilihin ko ya? 15, oh, gawin na natin 15 para times magkano isa noon? 20. Oh, tama-tama 620 so ano. So 4 na kilo. Kung 80 ang kilo. Ay, kulang pa na kumpang. Tapos 100 ang pamasahe. 700. Ayun, 300 din. Tapos yung sa pako 320, bale 620 ano. Binigyan kita ng 700 ang pamasahe, 100 tapos 600 para sa yung pako tapos sa kawayan. Tama? Oh. Pag may ano ka, i-text mo na lang ako ha.